Pagkatapos pangunahan ng Barangay Ginebra na ma-retain ang Governor's Cup Crown, masayang hinarap ni Justin Brownlee ang media. At mayroon siyang ipinagtapat na gumulat sa lahat. Sa gabi ng selebrasyon ng Barangay Ginebra sa kanilang pagkapanalo sa Game 6 ng Final Series kontra sa Meralco, may ipinagtapat ang super import na si Justin Brownlee. Gumulat sa lahat ng reporters ang revelasyon ni Brownlee at halos hindi sila makapaniwala. Una rito, pinangunahan muna ni Justin Brownlee ang Barangay Ginebra upang angkinin ang corona sa PBA 46 Season Governor's Cup 2021-2022. Ito ang ika-14 na championship ng Gin Kings at pang-apat sa loob ng 5 magkakasunod na Governor's Cup. Lahat ay kontra sa Meralco Bulls. Bago nagsimula ang final series ay sinabi ni Meralco coach Norman Black na this time around ay positibo siya sa kanilang chance. May pagkapalaban din ang mga salita ng kanyang anak na si Aaron Black. Napanood daw niya ang 3 championship series ng Meralco laban sa Ginebra at bilang anak daw, masakit sa kanya na makitang 3 beses na tinalo ni Tim Cone ang kanyang daddy bilang coach. At nakauna nga ang Meralco sa Game 1 sa ganda ng nilaro ni Alin Maliksi, kinabahan ang maraming Ginebra fans. Pero bumawi ang Ginebra sa Game 2. Tas ay kinuha ng Bolts ang Game 3. Gumanti ang Ginebra sa Game 4. At kinuha na nila ang Trangko sa Game 5. Excited ang lahat para sa Game 6. Nasa isip ng mga Ginebra fans ang 2016 Governor's Cup Final Series. Sa pagitan din ng Ginebra at Meralco, kung saan ay isang 3-point shot ni Justin Brownlee sa huling 5 segundo ng laro ang nag-secure ng corona para sa mga mag-aalak. Excited din siguro ang mga fans ng Meralco dahil umaasa sila na maiiba naman ang ending ng kwento. Pero nagkaroon ng munting sunog sa Smart Araneta Coliseum kaya na-postpone ang Game 6 at inilipat ang venue sa MOA Arena. Bumuhos ang mga fans, majority sa mahigit 20,000 fans ay obviously ay mga fans ng Ginebra. Malamig ang laro ni Justin Brownlee sa umpisa, umiskor lamang siya ng 2 puntos sa first half. Pero ibang istorya na pagpasok sa second half, katulong si Scotty, Stan Hardinger, Tenorio at Pinto at Jeff Chan, pinangunahan ni Justin Brownlee ang opensa ng mga mag-aala. Unti-unting lumalayo ang Gin Kings at napansin ko unti-unti nang nanghihina ang loob ng Bolts. Sa harap ng pananalasa ni Tenorio, Scotty at Brownlee, parang wala na rin sa focus ang laro ng mga bataan ni Coach Norman Black. Nagiging malinaw na siguro sa kanilang isip ang 2016 Final Series. Pumapasok na siguro sa utak nila, oo nga, mauulit lang ang kasaysayan. Katapos ng final buzzer ay niyakap ng mga kakampi si Justin Brownlee. Niyakap nila ang isa't isa. Sabi ni Nards Pinto, mix ang feelings. Masaya siya dahil ngayon ay isa na rin siyang PBA champion. Pero malungkot din daw siya para sa mga dating kakampi. Biniro pa siya ni Al Francis Chua na hindi na raw siya isusole sa Meralco. At gaya ng alam na nating lahat, tinanghal na Finals MVP si Scotty Thompson. Ibinahagi niya ang tagumpay sa kanyang magandang may bahay. At heto na, nang interviewin ng media, may revelasyon ang Brown Superman na si Justin Brownlee. Idol pala ng kanyang bunsong anak na si Jay ang Meralco import. Katunayan, pagkatapos ng Game 6, ay nagpa-picture pa ang anak ni Brownlee kasama si Tony Bishop. Ganyan lang naman ang sport. Galit-galit kapag nasa loob ng court, pero pagkatapos ng laro, ay magkakaibigan din ang lahat ng manlalaro. Bago tayo tuloy ang magpaalam, ay shoutout muna natin sina Raymond Iglesia, Rads Evangelista, Sandro Soliman, Rogelio Ayuson, Mario Garcia, Dion Mercado, Benedict Itoriaga, John Chicano, Ronnie Ramos, Rads Evangelista, Renato Rosario, at si Reden Andes, Noel Pormento. Sa mga hindi ko po na-shoutout, paumanhin po. Sa susunod po nating mga video ay sisikapin kong mabati kayong isa-isa. Salamat po. So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe at i-share nyo na rin bilang suporta sa ating YouTube channel.
Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.